Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Time to Rich Vlogs! Kumusta kayo guys? Gabi na naman ngayon at nakapag-vlog ako. Kasi, pagod na pagod akong sagutin yung mga nagko-comment na ba't kayo nagsusumiksik sa India? Alam niyo naman na pinakamaruming bansa yan. Pagod na ako guys. Hindi ko alam paano ko explain sa kanila na hindi... Teka lang. Hindi ko pala alam paano ko explain sa kanila kung ano ba, kung mag-agree ba ako sa kanila o hindi. Oo na lang. Or like na lang ng like. Huwag na bawal ang comment. Yun. So guys, bago ko i-share sa inyo ang dapat kong i-share, yung mga bago muna sa channel ko, my name is Zai, I'm a Filipina, and I'm married to an Indian man. Asawa ko ay taga Mumbai, India. Yun yun. So yun guys, gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng street food sa India. Okay? Totoo ba na madumi ba yung mga pagkain doon? Madumi ba yung India? So guys, share ko sa inyo tong video clip na to. Okay? Ito yung isang paggawa ng tinapay. I think so, it's parata siguro yung ginagawa nila. Alam niyo yung parata? Ito yung parata, guys. Okay? Ito naman ang video. Sabay-sabay natin panoorin. So yun guys, nakita na ninyo. Isa pa. Ilalagay ko sa full screen. Okay? Ito. So ayun guys, nakita na ninyo. 'Di ba? Napakalinamnam siguro ng ginagawa niya. Talagang paa talaga guys ang ginagamit. Okay? Guys, sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinisiraan ng India dahil bansa 'yun ng asawa ko. Okay? Pero hindi ko rin naman matatago sa inyo ang realidad kung ano ba 'yung itsura ng India. Okay? Kasi sabi ko sa inyo dito sa channel ko, guys, ayoko nang lulukuhin ko kayo, sasabihin ko sa inyo yung magandang ganito, ganyan. Tapos, ina-expect nyo, pumunta nyo sa India, biglang ganito bubungan sa inyo. Hindi naman dapat ganun. Kasi sa channel ko, real talk lang tayo. Kung ano yung totoo, ay yung sasabihin ko. Pero guys, sa kabila nung nakita nyo to, may mga famous vloggers din na bumibisita sa India na hindi naman sila nagkakasakit. Tulad ko, guys, ilang beses na rin na akong pumunta sa India na hindi naman ako na ano, hindi naman ako namatay or something, hindi naman ako nagkaroon ng hepa. Nung kumakain, mahilig kasi ako kumain sa street food, ng street food sa India. Lalo na yung panipuri nila. Yun nga lang, medyo hindi sila marunong gumamit ng gloves, hindi sila kung, ewan ko sa area ng asawa ko, ganun sa Mumbai. Para mama, nasa-shock na lang ako kung kakainin ko ba o ano. Parang nasa sa inyo na rin yun, kung masailan kayo, edi huwag kayong kumain ng street food. Okay? Pero yun, mismo kasi yung pamilya ng asawa ko, mismo sila, hindi sila mahilig kumain ng street food kasi nga, nakikita nila kung gaano kadumi yun. Okay? Depende na rin talaga sa sikmura nyo. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, kahit ganon ang itsura ng Indian food, ay ng street food sa India, ito nga,
Pero hindi, hindi pwede itong ano, hindi pwede itong tinatapakan eh. Kasi talagang napaka, nakakadiri na talaga. Di ba? Nakalagay sa sahig yung dough, tapos tinatapakan pa. Ano, ano ba yan? So yun, nakakaulanggana. Pero yun, yung mga ganitong bagay, guys, kaya ako, pinipilit ko talagang matutunan yung lahat. Alam niyo yun, yung lahat ng samosa, parata, lahat-lahat. Pakora, yan, na yun yung mga pinag-aaralan ko kasi gusto ko siyang kainin. Street food yan, famous street food yan sa India. Pero, gusto ko yung ako gagawa, ay hindi yung gusto ng asawa ko na ako yung gagawa nun kasi mas malinis, mas alam ko kung paano gawin, mas alam ko kung saan nang galing yung ginawa ko. Mas safe siyang kainin, di ba? Although, mas masarap talaga yung medyo madumi. Pero hindi naman medyo madumi ito, parang dumi-dumi naman talaga nito eh, Diyos ko. So yun, ano pa ba? So guys, share ko lang sa inyo to. Hindi para takutin kayo kung ano ba kung madumi yung India talaga or something. Guys, ito, ilan lang siguro to sa mga places sa India. Hindi lahat. Katulad ng Pilipinas, may mga places na madumi. Okay? May mga places sobrang linis. Tulad ko guys, pumunta ako sa Mumbai, may mga places doon, Mumbai lang yun ha, may places doon na ganito, na may places doon guys na ganito na unhygienic, unhygienic yung place. May mga place din naman na malilinis. Malilinis din yung mga nagtitinda. So yun, kayo na lang yung bahalang mag-check. Okay, kapag nandun na kayo. Normally kasi yung mga locals nila doon, mga Indian, katulad ng kasama ko, alam nila kung saan yung place na malinis. Alam nila kung saan yung pwedeng trustworthy na kainan. Yun. So, kailangan nyo talaga ng tour guide doon. Yun. Yun guys, share ko lang sa inyo to para... yun, hindi kita sabi ko sa inyo, hindi ko sinisiraan yung bansa ng asawa ko. Sinasabi ko lang kung ano yung mga pwedeng eksena na makita nyo. Okay? Kaya sinasabi ko rin na huwag kayo masyadong kakain ng street food, lalo sa India. Pero guys, kung maano naman yung immune system nyo, itry nyo na rin kasi, di ba? Experience. Yun. Kaya din siguro guys, ito rin siguro yung mga dahilan kung bakit ngayon eh sobrang taas ng COVID cases nila. As in 300,000 per day. So yun. Ito yung mga nakikita kong dahilan kasi masyado silang ano nga panatag sa mga ganito. Naka-face mask sila yung iba na mga vendors. Pero karamihan talaga hindi gumagam. Naka-face mask nga, tapos yung kamay naman nila, yung ano naman nila, hindi naman naka-sanitize lagi, di ba? Yun. Pero sana, let's keep on praying for our country, include na natin yung India at buong mundo, para bumalik na tayo sa dati. So yun guys, sana may natutunan kayo kahit pa paano dito sa vlog ko. And sana, wag nating lahatin yung place sa India, marami ding malinis, at marami ding dugyot na ganito. So, yun guys, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pwede nyong ma-expect pagpunta nyo sa India. So, yun guys, till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!